Ayun! What's going on mga ka-printers? Nagbabalik ang Kuya mo Junel. At ngayong araw na ito, at gabi pala, no, mga ka-printers, gabi na pala. No? Ako ang makakasama ninyo ngayon at tuturuan ko kayo kung paano po mag-production o yung printing process ng ating cup press or yung ating cup printing business. Ayan. So ngayon, sad to say, hindi natin makakasama ngayon si Kuya JJ. Pero magbabalik yan bukas si Kuya JJ, ano? So, ngayon mga ka-printers, let's start na, no? So, mga bago pa lang dito sa ating Facebook page, huwag nyo pong kalimutan na supportahan kami sa pagpindot ng ating follow button. Ayan, no? And syempre, huwag nyo rin kalimutan na mag-follow po kayo or mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click nyo lang yung subscribe button. And syempre, yung ating notification bell para maging updated sa lahat ng aming mga videos. Alright? So, lahat ng stream namin na videos, yung pwede nyong balikan yan sa aming YouTube at sa aming Facebook page. Ayan. So, sa mga nagbabalak na pasukin ang larangan ng pagpiprint sa cup or sa sombrero, mga ka-printers, no, pakishare po itong ating live stream para mapaabot naman sa mga gusto din mag-start, no? And sa mga wala pang idea about printing business, meron pa tayong session bukas, Wednesday ng umaga po, ano, yung ating webinar. Ano yan, ha? Mag-i-start niya ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 yan. So, sa mga wala pang idea about negosyong printing, umaten po kayo dyan dahil pag-uusapan natin dyan mga ka-printers yung ating pagnenegosyo sa ating printing business or paano pasukin yon. Alright? So, ngayon mga ka-printers, shoutout muna natin yung ating 37K viewers ngayong gabi. So, pakishare naman po itong ating live stream para mapabot po sa ating mga ka-printers, ano, at dumami tayo. Yeah, so good evening po kaya Biang Siang Lim. Sabi niya, good evening po. Okay, so ngayon mga ka-printers, uunahin muna natin. Siguro dun muna tayo, mag-layout muna tayo, no? So pag-usapan natin yung layout muna bago tayo pumunta dun sa process natin. Anyway, ito yung gagamitin natin mamaya. Ito yung gagamitin natin na mga materials lang, no? So ito lang yon. Napakasimple lang ng ating materials. So meron tayong cup press. Okay? So sublimation paper. Siyempre, may sublimation printer din dapat tayo dyan, ano? So, ito lang yung pinakita ko sa inyo na main materials na gagamitin. Okay? So, given naman na yung printer. And then, yung cup, sublimation cup. Ayan. So, yun yung gagamitin natin ngayong gabing ito, mga ka-printers. Alright. So, punta na tayo sa ating layout. So, open nyo lang yung ating Photoshop. So, regardless, kahit anong version ng Photoshop ninyo, so, lahat naman yan nag-work, you know? Ang importante lang, makapag-layout din tayo. Sa mga wala pang idea Photoshop, minsan tinuturo rin namin to sa aming webinar. And then sa mga wala talaga as in, no, pwede naman kayo gumamit ng mga ano, no, ng mga editing software. Like for example, yung mga sanay kayo sa Word, pwede 'yon. 'Di ba? Sanay kayo sa PowerPoint, may mga may gumagamit ng PowerPoint at ang gagaling talaga mag-design din. So kung gusto niyo po yung mga instant application na pang na na-download, pwede niyo ring gamitin 'yan. No? Ang pinaka-importante sa lahat, alam natin kung paano po mag-print. Ayan. Okay, so ngayon punta tayo dito sa ating Photoshop. So, gamit ko is CC, no, na Photoshop. So, nag-create lang ako ng A4 size. So, teka lang saglit. Lagyan tayo ng focus pointer. So, focus. Okay. So, para makita nyo po yung ating... Ayan. So, lagay tayo ng app. Ayan. Tingnan natin. Uy, mukhang nawala ah. Para makita nyo po, yung highlighter. Gagawa akong highlighter. Ayan. So, gawa tayo highlighter. So, gawa akong magnifying glass. Yan. So, kita naman natin siguro, no? Okay, so, let's start, mga ka-printers. So, ngayon, gagawa tayo ng layout natin. Unahin muna natin, syempre, yung canvas natin. Yung canvas natin, kung makikita nyo po, kung gagawin natin is image, tapos image size. So, lalabas po dyan is A4 size. Okay, so, 8.267 by 11.693. So, yan yung ating canvas. Then, huwag nyo kalimutan po na standard resolution or pinaka maganda talaga na i-set natin dyan is 300 kung maliliit yung ginagamit natin.
So, kung kaya naman ng PC natin, kung mataas yung resolution ng PC natin, pwede kayo mag 600. Okay? Pero 300 is standard resolution. So, goods na to. Okay na to. So, yan, nakagawa na tayo ng size, na A4 size. So, now, yung sombrero natin, mga ka-printers, yung pinakita ko sa inyo kanina, itong sombrero lang na gagamitin natin, ayan. So, susukatin nyo po yung area nun. No, yung area na pag-heat pressan. Pero ako hindi ko sinusukat yung sombrero mismo. Ang sinusukat ko po is yung pinaka heating plate or yung filament nung ating cup press. So yun yung sinusukat ko. So pinaka safe para sa akin is 4 inches yung taas niya. Okay? So minsan nga nag-aano ako 3.5 pa ako 3.5 inches tapos by 6. Yan yung pinaka safe ko talaga. No, so pwede na naman ako mag-create, depende sa gusto ko. Kung gusto ko naman logo, bilog lang, so pwede ako mag 2x2 lang diyan or 3x3 o kaya 3x2. Yan, 'yan yung mga size natin. So wag lang ilalagpas po doon. Kung ano po yung size ng ating cup press machine, doon kayo mag-base yung mismong heating niya, no? Kasi minsan yung iba nating mga ka-printer, sinasagad talaga, kaya yung bandang dulo nagkakaroon ng problema or hindi na ta-transfer ng maayos or nagkakaroon siya ng fade effect, alam niyo 'yon. So, ngayon, gagawa tayo ng bagong canvas. So, file, new, click natin. So, lalabas itong ating, ano ba tawag dito? Selection para sa ating canvas. So, sa akin is print. Click ko lang yung print. So, hanapin ko lang yung aking size na gusto. So, kung hindi ko naman makita, meron naman tayo ditong option, no? Kung saan pwede mo i-custom yung iyong size. Okay? So, click ko lang yung inches. Ayan. So, gawin ko siyang 3 inches. Ayan. Ayan. So, gawin ko siyang 3 inches siguro para mas maganda siya. Or saktong-sakto talaga dun sa aking cup. Then, yung aking height, baguhin ko siya. So, gawin ko siyang 4 inches. Ayan. So, 300 reso pa rin tayo. So, pag mga ganyan, mga sublimation, pag maliliit yung printer natin na like inkjet printer, no. So ito yung lagi yung pinag-uusapan, yung RGB color versus CMYK. So mamaya ituturo ko rin sa inyo na kung saan sublimation ang gamit natin na ink, which is inkjet printer yung gamit ko. So hindi Epson ngayon yung gamit ko ngayon, yung F530. Sa F530 wala na tayong gagawin doon, kahit ang color mode natin is RGB or CMYK, goods lang yun, okay na okay lang yun. Pero pag inkjet printer, yung mga generic ink na ginagamit natin, so magkakaroon pa tayo ng color adjustment mamaya. So most likely kasi sa mga printout natin sa ating sa ating mga printer na sublimation pag generic ink, minsan naging mapula yan. So mapula siya. So mamaya gagawin natin na basta i-adjust natin yan. So tutok lang kayo sa mga nahihirapan po pagdating sa sublimation print. Okay? So select ko lang is RGB. So, pwede rin ako mag-CMYK. So, except to you, nasa sa inyo yan kung anong gusto nyo piliin na color mode. Pag large format, like yung mga sublimation natin na full sub, pinakamaganda dyan na color mode talaga is CMYK. Okay? CMYK pa rin talaga para sa akin. So, click ko lang yan. So, ito na yung aking size. So, tingnan natin yung image size natin. So, width is 3 inches in 4... yung height natin. So, baliktarin natin. I-rotate lang natin siya kasi dapat nakapahiga siya. So, rotate natin ang counterclockwise. Click lang natin yung image. Image rotation. Tapos yung ating clockwise. Ayan. So, para mag-landscape siya. Okay. So, ngayon, ako, pag gumagawa ako ng design, pinipili ko talaga or pumupunta ako sa website na pre-pick. Ayan. So, libre kasi dito eh. Marami kang pwedeng pagkuha na ng mga libreng image, no? So, nasa sa inyo po yan, no? Kung saan kayo kukuha ang platform. Pero tandaan ninyo, mga ka-printers, ingat lang din sa pagkuha. Kasi may mga nadadownload tayo, like for example ito, yung premium. So, kapag nadownload mo yan, or kinopy-paste mo lang yan, dun sa iyong So, ang tendency niya, mga ka-printers, baka maka-copyright ka. Kasi binabayaran talaga yung, yung design na yan. So, ingat-ingat din dyan, ha? So, sa mga naman po, yung mga kumukuha sa Google, ingat din. Kasi alos lahat doon is protektado ng copyright yun. So, baka mamaya, makasuhan kayo. So, pinakamaganda, punta na lang kayo sa pre-pick. So, meron dito, makikita nyo lang, click nyo lang yung filter. Tapos, click nyo lang yung kung anong klaseng file yung kailangan ninyo. Like, for example, is PSD.
Tapos lagay natin yung free. Okay? So, lagay natin yung free. So, i-filter nyo lang siya. So, lahat ng lalabas is free. So, kung naka-premium account ka naman, click mo lang yung premium, lalabas lahat yan is premium account. Okay? So, ngayon, gagawa naman ako ng ano, ng design. So, pili ako. Siguro gusto ko retro. Retro design. Ayan. So, tingnan natin kung may lalabas. Ano. So, yan yung mga retro design. So, lahat yan is libre po yan, mga ka-printers. Ayan. Okay? Ayan. So, next page. Hanap tayo na mas maganda. Ayan. So, pwede tayo mamili kung anong gusto natin. So, lagay lang natin retro logo na lang. Logo. Meron ako kanina na pili eh. So, kung wala, muscle car. Yun naman yung mga madalas eh. Ayan. So, wala na. Wala tayo na search. Tingnan natin. O kaya muscle. So, hanap tayo magandang ano, magandang muscle nga talaga lumabas. Ano. Or vector. Yan. So, pwede tayong mag-download ng vector. So, hanap lang tayo ng vector. Kinilig ko lang yung vector. Lumabas na po yung ibang mga ano. So, I think much better. O, mas maganda na rin to para sa akin. So, puti yung ating ano, no? So, akin, okay na to. Okay na tong part na to. Ayan. Or sa mga mahilig na... Siyempre, yung mga nakasombrelo kasi kadalasan, mahilig sila sa mga sasakyan eh. So, try natin muscle car. Oh, yan oh, yung mga ganyan oh. Ayan oh. So ito ganda oh. Okay, so retro retro club. Bulol ako sa letter R. So hanap pa tayo na mas maganda kung meron pa. Pero yun pa lang, unang bungad pa lang na-attract na ako sa kulay niya. So ito na lang. Gusto ko to. Maganda to. Okay? So nakalagay diyan is EPS. Okay? So ibig sabihin niyan, editable po 'yan, encapsulated PostScript po 'yan. Okay, so ngayon, ang gagawin natin is download lang natin. Click lang natin yung download and then free download. So, bakit tayo nag-free download? Kasi, para editable siya, pwede nyo siya i-download. Yung iba kasi, pag nakita nilang free, copy-paste lang nila. Okay, so parang ganito. Ayan o, so right-click, tapos copy image, tapos paste na lang nila doon. So, ganyan yung ginagawa ng iba. No, pero ako kasi gusto ko, itong part na to, ay ma-edit ko. Pwede rin naman 'yan, no? Para hindi tayo mahirapan, no? So, kung wala tayong EPS, 'di ba? Yun yung pinakamahirap sa part, no? Kung wala tayong AI or vector based na software. Okay? So ngayon, etong gagawin ko dito, ipipit ko lang muna siya. So para hindi ma-distort yung image, right click and then ang gagawin ko is convert to smart object. Okay? So ngayon, pag na-convert mo siya into smart object, hindi mo na siya pwedeng maibalik. Gagawin mo lang sa kanya is raster para mabalik mo siya ng plotted, plot yung image natin. So, gawin natin, lakihan lang natin, no? So, ipit lang natin dito sa area natin. So, control, tapos T, hold nyo lang yon. Or press nyo lang pala, sorry, press nyo lang yon. Control plus T. Okay, so ulitin natin. Control plus T to transform the image. Tapos, hold nyo lang yung shift. So, lalabas yan ng ganyan. Hold nyo lang yung shift. Tapos, hatakin nyo lang siya sa gilid. Okay? Kasi kapag hindi nyo inold yung shift, ganito yung magiging itsura, magiging distorted yung image. So, lagi namin to, paulit-ulit namin tinuturo, sa pagli-layout, dapat, pag mag-i-stretch kayo or mag-re-resize kayo, dapat naka-hold tayo dun sa ating, tawag dito, shift, para maging proportion po yung ating pag-i-stretch. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, mga ka-printers, eto na. Etong part na to, babaguhin ko to. No? So para dito kasi hindi ko magagawa 'yan. Hindi natin mababago 'yan. So kiklik ko lang double click yung mismong para maliit na ano na 'yan na papel, click ko lang 'yan. So mapupunta ako doon sa loob ng smart object. So napunta tayo sa another tab. Okay? So lahat ng babaguhin natin dito sa part na 'to, mababago din 'yan doon sa ating main design. So, umpisahan natin sa pagbabaklas nitong part na to, yung retro club. So, lalagay lang natin dyan is Uniprint, no? So, gawin na natin.
So ako, ang ginagawa ko dyan, gumagamit ako ng pen tool, saka ako naglalagay ng pot. Okay? So ganyan ginagawa ko. Ayan. So kapag hindi ka naman sanay, pwede rin naman pong gumamit ng lasso tool. Ayan. So ito. Ayan. So ang gamit ko is polygonal lasso tool. Ipo-point ko lang dito, ipo-point ko lang dito, ipo-point ko lang yan ganyan. Okay? So hindi na tayo magbabaklas ng background kasi white naman na yan eh. Okay? So yan. So pagdudugtungin lang natin yung dulo, tapos pagkatapos natin mapagdugtong yung dulo, ang gagawin natin ay Shift F5. So lalabas ito yung fill, or pwede kayong pumunta po dito sa image, tapos hanapin niyo po yung ating Sorry, mali. Sa edit pala mga ka-printers, click niyo yung edit, makikita niyo po yung fill color o fill panel. So makikita niyo po dito, yung shortcut niya is Shift plus F5. So sundan lang natin 'yon. So Shift plus F5. So lalabas itong ating contents. No? So ibig sabihin, if i-fill niya 'yan based on the content na sinelect natin. For example, pag foreground, ibig sabihin ito yung foreground. Yan. So magiging black din 'yan. Okay? So tingnan muna natin ha. And then background, yun po yung nasa likod, yung puti. So magiging puti po 'yan. Okay? So kapag color naman, pwede tayong mamili dito sa color picker. Okay? So kailangan natin mabura natin 'yan at the same time na parang walang nangyari or kakulay nito. Okay? Subukan natin. So kapag may dalawa kasing klase, may dalawang klase kasi na pagbura niyan, kung solid color, no? So click nyo lang 'to, yung mismong color picker dito, tapos click lang natin tong part na 'to. So lalabas yung kulay na napili natin. And then, punta tayo sa edit, fill, or Shift plus F5. Tapos, lagay natin yung foreground. Kasi ito yung foreground. Ganito lang yung kulay. So, tingnan natin. So, nabura natin, no? Nabura natin. So, hindi siya alata. Okay? Unless kung isusum mo siya, medyo makikita mo dito, napaka-fine yung ating image. Okay? So, ganun siya. So, anyway, pag pinirint naman yan, hindi naman talaga mahahalata yan as in. So, meron tayo isa pang paraan na pagbura niyan, no? Ayan. So, meron pa tayo isang paraan. Bali, tatlo to eh. So, edit, image, fill, tapos select natin yung color. Okay? Tapos, pag sinelect mo yung color, pwede mong i-pick yung kulay na to. So, antimano niyan, mabubura na siya pag in-okay natin siya. So, yun yung isa pa. No? Fill, color, pag solid lang ito ha. Pero pag mga gradient na, like for example, is yung mga, ano tawag dito? Yung mga tao, tatanggalan mo siya ng ano, hindi na uubra po doon yung color. Hindi na rin uubra doon yung pick na ganito. Ang tama na po doon gagawin natin dito is yung content aware. So, paano yun? So, edit, fill, tapos content aware. Ibig sabihin yan, mga ka-printers, eto, nakalagay na nga dito eh, no? Color adaptation. Ibig sabihin, na-adapt niya yung katabing kulay. So, kung kulay ganito yan, pag in-okay ko po yan, magiging ganyan din yung kulay niya, yung part na dito. So, content aware, lahat ng part ng mismong area na nakikita niya or malapit sa kanya, kukopyay niya yon. Okay? So, kapag hindi solid color yung gagawin natin, like for example, is mga tone, yun yung gagawin. Yung ating content aware. So, for example, eto, may papakita ko sa inyo ah. Download tayo ng image, no? So yung gradient, hanapin natin yung gradient. So tao, so ginanap. Person. Ayan. So naka-vector ako, photo na lang. Ayan. Ayan. So for example, ito na lang. So free naman nito. So ako kasi para hindi mapuno yung aking storage, ang ginagawa ko sa kanya, nire-right click ko lang tas copy image. Basta free nakalagay. Okay? So saka ako siya pinipaste dito sa part na to. Ayan. Ay, sorry. Ayan. So ito na, no? Ayan. So bago natin yung, bago ko ituturo to uli sa inyo, no? Basahin ko muna yung mga comment, baka tabunan ako ano. Ayan, sabi ni shoutout kay Sir Teddy Juliano, good evening Sir Teddy. At kay Herbes Bostarga
Rebulado. Ayan, so shoutout niya si Jerome Rebulado. Kay Charlon Palaya naman, kay Sir Charlon, sabi niya, good evening po mga boss. Ayan, ako lang po. Si Kuya Ken, oo, nasa likod pala. Kay Nadine, kay, ayan, so sabi niya Archie Tungkol. Shoutout niya si Archie Tungkol. Kay Ma'am Ella pa, supporter from Iloilo. Shoutout sa inyo ma'am, no? Magandang gabi rin. Kay JCI Israel, sabi niya, Kuya, anong site po yung kinuhanan mo ng design? Ayun, salamat Sir Willie Calma, no? Binigay niya. www.prepic.com. Yan, click nyo lang po yan. Good evening din po Sir Roddy Silagpo, no? Okay, so ayan, kay Sir John Dave McFallen from Naga. Good evening din po Sir, happy viewing mga ka-printer, sabi niya. Ayan, so punta tayo doon sa ating pain. Alright, so shoutout pa rin doon sa ating 87k viewers ngayong gabing ito. So ngayon, ito yung example ng toning. For example, si client ay meron po dyan ano, kasi marami tayong pwedeng gawin eh sa pagpatatanggal ng mga tagyawat. So for example, ayan oh. Ayan. So meron siyang tagyawat diyan, no? So meron diyan paraan kasi nakasanayan natin yung etong part na to. Yung saan ba 'yon? Wala dito eh. Ayan, so nasanay tayo ng patch tool, healing brush tool at spot healing brush tool. So, ganyan, no? So, nasanay tayo sa ganyan. Yung spot healing brush tool. Okay. So, yung gamit ko ngayon. Spot healing brush tool. Ayan. So, ibig sabihin, na-heal niya yon yung point na yon, no? So, click mo yan. Ganon. Mawawala na yan. So, nasanay tayo ng ganyan. And then, nasanay din tayo sa ito, yung patch tool na igaganon mo lang siya, bibilugan, tapos iano mo lang sa pinakamalapit na skin tone niya. So, ulitin natin, no? So, bibilugan mo lang siya. Ayan. Tapos, sa may pinakamalapit na skin tone niya. So, ganyan po yung ginagawa natin kadalasan para sa pagtatanggal, no? Pero, mayroon mas mabilis na paraan dyan na hindi ka nagagamit, no? Nagagamit mo lang, dito, marquee tool na bilog, select mo lang yan, tapos, shift plus F5, tapos, content aware. Ayan, no? So, makikita mo, mas malinis pa yung kanyang pagbubura ng tagyawat. So yun yung content aware po. So yung content aware available po yan sa mga yung mga Photoshop na from CS6 yan, pero sa CS3 wala pang content aware eh. So talaga most likely pag CS3 gamit mo, ang gagamitin natin tool doon is yung spot healing brush tool tsaka patch tool. So pwede rin naman yung isa, no? Pero ako hindi ko na recommend yung isa eh. Ito yung healing brush tool. Okay, so kasi i-drop mo yan eh. For example, ayan. So, healing brush tool, gagamitin ko. Ayan. So, select ko lang healing brush tool. Tapos dito, sa pagkakataon nito, kukunin mo yung pinakamalapit para ma-ano mo siya, black. Ayan o. So, ganyan po yung sa healing brush tool. So, pwede mo lakihan. For example, ito, itong part na to. Kunin mo itong part na to. Tapos ito, ganyan. So, ito medyo halata pa siya. Ayan o. Ayan. Diba? Okay? So, pinakamabilis para sa akin, hindi ko alam ha, pero nasanay na kasi ako dun sa ano eh, sa ano tawag dito, content aware. Pero kung saan kayo sanay, sa pagbabaklas po or pag ano po, pagbubura po ng mga ano, ng mga bagay-bagay, yun na lang yung gawin ninyo. So, akin, dagdag tip lang po sa mga hindi pa nakaka-experience ng content aware. Okay, so punta tayo dun sa content aware. Punta tayo dito sa image natin, nagawa natin sa ating smart object, no? Nasa loob tayo ng smart object. So ngayon, ang gusto kong gawin, itong pick na to, kukulin ko yan. So solid color kasi siya eh. So image, I edit, fill, no. Edit, fill, tapos, yan. So foreground, okay? So yun yung gagawin ko. So pwede rin naman select color para mabilis. So ngayon, ang gagawin ko naman, sa iba kasi, ang ginagawa nila, ganito, para sumabay sa curve, no? Gawa sila ng text, for example, Uniprint. Nawala. Okay, so lagyan natin, gawin natin pula. Kasi pula yun eh. So sulitan ko lang rin yung font. Mga 14 lang, ayan. So Uniprint. So, yung iba, ganito po yung ginagawa. Okay? So, wag nyong sasanayin po yung...
Anyway, nasa sa inyo naman po yan eh, kung paano kayo mag-layout. Pero ito is just an a tip lang para sa mga gumagawa talaga din layout ng mga logo ng ganito or sa mga nag-uumpisa pa lang. Kasi marami ako nakita ang ginagawa nila. Double click nila tong part na to, yung loob ng text. Tapos pupunta sila dito sa may warp text. Tapos ang gagawin nila, pipiliin nila yung arc. Ayan. So binibend nila talaga. Ayan. So ganyan ginagawa nila. So tingnan nyo po yung itsura. Parang na-stretch yung image or yung ating text. So ganyan yung iba yung ginagawa. Ha? So hindi ko naman nilalahat. Pero meron kasi ako nakita, ganyan ginagawa. So kung ako titingin na client, okay sa akin yan kasi nakita ko naman yung pangalan. Eh. Pero kung para sa akin kasi distorted talaga yung image pag ganyan ginawa natin. Eh. So ang ginagawa ko dyan mga ka-printers ganito. So delete natin to. Ha. Tip lang naman ito. Ulitin ko ulit ha. Tip lang po ito. Pero kung ano po yung nakasanayan ninyo, yun po yung gawin ninyo. Okay? So kung gusto niyo naman po ito i-consider, pwede nyo po yung gawin. No? So ako, ang ginagawa ko, pupunta lang ako sa shape tool. So hanapin ko yung shape tool. Ito pala. Tapos, kunin ko yung ellipse tool. Tapos, gawin ko siyang path. Okay? So, gawin ko siyang path. Ulitin ko ulit. Dito sa shape tool, right click. Tapos, kunin ko lang yung ellipse tool. Tapos, palitan ko siya ng path. Okay? Kasi pag shape, maggagawa na siya ultimano ng shape eh. Ayan. So, lalagay ko lang ng ganyan. Okay? So, bilog. Hold ko yung ating shape para ma-perfect yung circle natin. Then, pipindutin ko yung T. So, meron kasi gumagawa, meron pang isa kasing diskarte. Okay, so unahin ko muna yung isang diskarte na yon. So, papakita ko sa inyo. Okay. Ayan. So, yung isang diskarte na para mapabend sila, ganito yung ibang ginagawa. No? So, itong part na to, ginaganyan nila yan. Tapos, nakapat ako, nakapentol ako. Ha. Ginaganyan nila yan. No? Lalo na pagka gusto nilang isabay sa curve. Ayan. So, ganyan ginagawa nila. Okay? So, saka sila nag-a-add dito ng text. Ganyan. So, lalagay nila is Uniprint. Ayan. So, ganyan ginagawa nila. Pwede naman yon. Pero sa akin kasi is circle na siya para hindi na ako mahirapan mag-pen tool o mag-point. Ang ginagawa ko, diretso na ako doon sa sa kanina, no? Yung circle, no? Pwede yun ha. Pwede nyo gawin yun. Kasi meron din akong nakikitang gumagawa nun. Okay? Pero kapag round na siya, antimano, round na agad din yung piliin mo. No? Kasi para hindi ka na mahirapan. At kung meron pang gusto mong isiksik na text dyan, pwede. Okay? So ngayon, ang gawin natin is round. Click nyo lang yung shape tool or ellipse tool. Tapos hold nyo lang yung shape. Then drag nyo lang yung by left click para po maging perfect circle. Okay? So ngayon, depende kung paano kung ano po yung napupusuan ninyo na na size sa kanya, okay? So kung gusto niyo mas malaki, pwede niyo na ma-adjust siya mamaya. So ngayon ang gagawin natin, click lang natin matapos natin malagyan siya ng path. Gagawin naman natin ngayon is click lang natin yung text or letter T. Ayan, may shortcut key naman 'yan eh. Ayan, so nakalagay is letter T. Ayan. So horizontal type tool. Okay, so click lang natin yan. Click lang natin kung saan gusto natin mag-umpisa. Then, lagay lang natin is Uniprint. Yan. So, click lang natin yung Move tool para mausog natin yung ating text. So, click lang natin yung Move tool. Tapos, usog lang natin tong part na to, pag ganito. Yan. So, check natin, no? Click uli yung ating ellipse tool. So, makikita natin dyan, no? Ayan, no? So, kung gusto nyo siyang i-adjust, pwede rin naman. So, click nyo lang po yung, Ayan, no? Ito. Ayan, yung point na yan. So, gamit kayo ng shape. Ulitin ko ulit, ha. Punta kayo dito sa pen tool. So, may makikita kayong tool dock doon. Tapos, hold nyo lang yung control. Ayan. So, may makikita kayong arrow na yan, oh. Yung arrow na ganyan. So, pwede nyo itulak yung inyong image. Depende kung saan gusto ninyo. Tapos, pag pinasok nyo naman yung arrow dito, papasok yung mismong text natin. Ayan, no? Nakita nyo po? Ayan. So, pumasok yung ating text. Okay? Ayan, no? Nasa loob na siya ng text. Yung text natin. Ayan. So, Ctrl-Z ko lang. History undo ko lang.
Ayan. So, kung gusto nating i-adjust siya, hold nyo lang yung control, tapos tutok nyo lang sa bilog na yan. So, adjust natin siya based dun sa gusto natin. Ayan. Tapos, pindutin natin yung move tool. Baba lang natin siya konti, no? Kasi medyo mataas. Ayan. Okay? So, meron na tayong uniprint. Ngayon, kung gusto mo naman itutok dito sa part na to, pwede rin naman, control T mo lang. Okay? Tapos, shift, hold mo yung shift para makapunta siya doon or maano niya yung mismong star na yan. Ayan. Okay? So, para lumaki din yung text. Ayan. Tapos, enter. Ayan. So, feeling ko kasi itong part na to hindi pantay, no? So, tingnan nyo po dito yung proportion nyo. 'Di ba? Mas malawak yung dito sa ilalim, no? So pwede niyo galawin 'yan, pwede niyo pong galawin tong part na 'to. So gagawin niyo lang diyan is duplicate image niyo lang uli siya, ganito. So ako ginagawa ko ganyan. Tapos control J, click ko lang yung layer na 'yan, yung layer 1, control J. Tapos meron na ako isang layer na ano, 'yan. So yung part naman na ito, yung layer 1, click ko siya para mabura ko yung mismong kulay puti. So kuha ko marquee tool. Nabilog. Tapos, control, shift F5 to fill color. Then, color, no? Pick ako ng kulay na to. Ayan. So, parehas nawala. Dito, ulitin ko ulit. So, nasa layer 2 kasi ako, kaya nawala eh. Okay. So, color. Then, pick ko to. Then, okay. And then, okay. So, nawala yung nasa likod. Ayan. So, kung gusto nyo siya talagang pantayin, hindi talaga pantay itong part na to eh, no? Kita nyo naman, no? Sobrang layo ng distance. Okay, so pwede nyo naman i-adjust yan. Okay, so ganun ulit. Same procedure. Double click nyo lang to. Or click nyo lang tong layer 1. Control J to create a new duplicate image. Then punta ka sa layer 1. Gawin nyo uli yon. Tapos, gawin natin shift F5 to fill color. Then, select color. And then, click yung kulay na gusto natin. And then, okay. And then, okay. So, control D to deselect. And then, itong layer 3, or yung layer 3 na na-duplicate natin, baba natin siya. Yun. Diba? So, ginit na lang natin talaga yung ating image. Ayun. Okay. So, good evening din po, Sir Paolo Ramirez. So, ngayon, nagawa na natin, napalitan na natin siya ng text, na-adjust na lang rin natin yung star, nalagay na natin sa gitna talaga yung star. And then, pag in-X ko yan, no, X, sasabihin niya, save changes to the Adobe Photoshop document, yes nyo lang siya. So, automatic, mapapalitan yung main image natin. So, ngayon, kung gusto nyo siyang balikan, click nyo lang po itong layer. So, andun yung layer, oh. Ayan, oh. Nakita nyo po. Ayan. So, kapag in-X ko yan, and then ni-yes ko yan, still, mananatili pa rin tong layer na to. Nandun pa rin yan sa loob ng smart object. Pero yung image mo mabubura na dito. Okay? So, ganyan siya. Ayun. No? So, ang galing, no? So, click lang natin to. Balik lang natin to. Kung gusto natin yan, na nandiyan dyan. Then, X lang natin to. And then, yes lang natin yan to save. Yun. So, bumalik na siya. Okay? So ngayon, okay na tayo sa layout natin. Meron na tayong layout ng pang-cup. So cup lang naman talaga yung ano natin. Ayan. So good evening din po, Sir Patrick Jordan Jimenez. Sa mga gusto pong mag-share po nung ating ano no, nung ating video, paki-share naman po ano para umabot naman tayo sa 100k viewers. And actually para matutunan din po nung ibang mga ka-printers natin diyan na nahihirapan din sa pagle-layout. No? Kahit papaano meron ako naturo pong tips sa inyo or tricks sa inyo dito sa ating ano. Maraming salamat Ma'am Sara po. Mm-mm. So ngayon, okay na tayo sa layout natin. So ipa-flatten na natin siya para ilipat naman natin 'yan dito sa ating canvas na A4. So ito na 'yung printable area natin or ito na 'yung mismong papel, 'yung size ng papel. So dito natin 'yan ilalagay. Okay? So ngayon, balik tayo doon no, sa layer natin. So flatten image ko na siya. So layer, click ko yung layer tapos hanapin ko yung flatten image. So flatten image. So kung wala na kayong i-save, for example, gusto niyo balikan siya as editable,
gawin nyo siya, file, save as mo muna natin. Save natin siya as PSD. So, lagay natin siya sa desktop. So, lagay nyo lang dyan yung pangalan na gusto nyo. For example, ako kasi, pag designer ka, ganyan lang yung ano mo eh. Yung title mo eh. Pag nagmamadali ka. Sir Maroy, Lapay, Ebs, anong size ng layout natin para sa cup? Sa akin kasi, pinaka-safest talaga, pinaka-sagad ko na yon 3 inches talaga. Tapos, by 4. 3 inches by 4. Pero yung iba kasi, yung ginagawa nila is 3.5 by 6. Ganun sila. Pero tulad ng sinabi ko nga, try pa rin kayo. Kasi, regarding dyan sa ano, sa cup natin, yung size talaga yung hulmahan natin, 8 inches po yon. Yung lapad. Yung taas naman po niya is 4 inches. So, nasukat ko na yan. So, 4 by 8 siya. Yung mismong hulmahan, ha? Yung mismong umiinit yung heating plate. Pero yung sombrero kasi natin, hindi niya nakayang sagadin yung pinakadulo, yung parang patusok dito sa sublimation cup, Sir Maroy. So, ako, pinaka the best, mag-sample tayo ng iba't ibang size. No, so kung alam mo nga medyo lumagpas sa 4 inches, bawas lang kahit 0.5 pwede na yun. Okay? So sa akin kasi yung layout ko ngayon, sir, yung layout natin ngayon is 3 inches by 4 inches lang siya. Okay? So kay Sir Paolo Ramirez, sir, pa-shoutout naman diyan sa napaka-supportive kong wife na si Delnia. Ayan. So shoutout kay Ma'am Delnia na nanonood ngayon kasama si Sir Paul Ramirez at kay Alan Ong. Good evening, mga sir. Ayan. Good evening din, sir. So, ngayon, huwag nyo kalimutan, pagka nag-layout kayo, ha, automatic po yan, lagi nyo siyang isa-save. No? Kasi kapag umasa lang tayo sa auto-save, mangyayari po niyan, baka pag, ano natin, pag retrieve natin ng Photoshop, minsan nagko-corrupt eh. Or minsan, ang nangyari, hindi nagko-corrupt, pero nare-retrieve yung last action natin. Okay? Yung last action na ginawa natin doon sa ating Photoshop. Okay, bago mawala ng brownout. Ah, bago mawala ng brownout. Bago mawala ng kuryente. Okay, so save lang natin siya as PSD. So, para mabalikan natin. So, save na natin. So, hindi ko na siya save. Pero save na natin yan dapat. Tapos, isa pang tips para sa inyo. So, kung gusto nyo balikan, halimbawa, marami na kayo nagawa. Tapos, magre-layout kayo uli. Kasi, ang history natin, minsan hanggang 100 lang. Diba? Para madagdagan yung punta lang kayo sa image, ay sa edit, tapos preference, tapos general. Ayan. So, kung gusto nyo mas maganda yung performance ng inyong Photoshop, click nyo lang yung performance, tapos itong RAM, ito doon nyo lang siya. Ayan. Ayan o. So, ito yung sa RAM niya, ayan o. Available RAM. So, kung gusto nyo siyang mas maganda, yung performance niya, gawin nyo siyang 100%. And then, dito may makikita kayong history state. Minsan yung history state is 100 lang siya, ganyan lang siya. So, 100 times lang tayo nakakapag-undo. Or history undo. Okay? So, gawin natin 1,000 para mahababa yung ating history undo. Okay? So, sobrang dami nun. Mababalikan yun. Minsan kasi nakalagay lang dyan, naka-state lang dyan, 10, ganun. Depende pag naka-default setting tayo. Alam ko, 10 ata to eh. Hindi ako nagkakamali ah. So, okay lang natin yan. So, para yung control alt z natin or yung history undo, mababalikan natin yung step na 1,000. Okay? So, yung isang tip ko sa inyo, no? Pag nagle-layout kayo. Kasi ang hirap po eh. Pag nagkamali ka sa part na to, tapos ang gagawin mo, i-re-layout mo lang siya uli, mahirap na. Ang hirap ng balikan nun. Kasi minsan, ang undo lang natin, 10. No? So, doon mo lang makikita yung para ma-adjust. So ngayon, okay na tayo, no? Flat image ko na siya. So click ko lang yung layer and then hanapin ko yung flatten image. Then after natin ma-flatten yung image, para makuha natin yung pinaka-size niya, punta tayo sa image, tapos hanapin natin yung trim. So click nyo lang yung trim, then ayan, proportion po yan. So makukuha niya yung mismong size ng ating image. Okay, and then after natin magawa yan, drag na natin yan, drag and drop na natin yan dito sa ating next na canvas. Which is ito yung ating printable area. So, gagawin natin. Ayan. So, lagay lang natin. So, ako, ang tingin ko, 6 lang malalagay lang natin dito. Ayan. So, dinuduplicate ko lang po yan, ha. Okay. So, print na natin siya.
Okay? So, bago natin siya i-print, mga ka-printers, huwag na kayo mag-adjust doon sa printer ninyo. Kasi alam natin mapula to. Itong part na to, magiging kulay brownish yan. So, adjust na natin siya. So, plot muna natin yung image or i-merge natin yan lahat, yung layer na to. Ayan. So, right click and then merge layer. Okay? So, ngayon, sa sublimation kasi, pag generic ink, talagang mabula-mula talaga. So, ang gagawin natin ay adjust natin yan by selecting selective color or sa adjustment yon. So, click nyo lang yung image, adjustment, and then click nyo lang yung selective colors. So, yung red, medyo bawasan natin siya, no? Gawin natin na, ayan. So, gawin natin na mga plus, kasi ito patingkad eh. So, bawasan natin siya. Gawin natin mga plus 20, yan. Tapos, ito naman, yung magenta, ganun din, bawasan natin. Ayan na nakikita nyo po, para hindi na, ano yan. Yan. Tapos, select natin yung yellow. So, yung iba kasi ang ginagawa, neutrals lang. Para lahat na adjust nila. Okay? So, ako, adjust ko lang siya na medyo maputla. Para maputla siya sa layout ko. Kasi para, kasi ang nangyayari kasi dyan, mga ka-printers, iano ko ulit, balik ko ulit. Ang nangyayari, pag print natin, nagiging medyo brown talaga siya. So, ibig sabihin, nasusobrahan siya lagi sa kulay pula or magenta. So, yun yung dapat bawasan natin. So, punta lang kayo ng image, no? Sa selective color. So, pwede nyo select yung magenta. Ayan, no? Magenta. So, bawasan yung magenta or dagdagan. Ayan. So, nakikita nyo naman, ayan, no? Nababawasan yung kulay. Okay. So, sayon pala to. Sorry. Mali pala ako. Ito pala yung magenta. Kala ko napindot na natin. Ayan. So, pwede nyo bawasan yung magenta. Ayan. Based sa ano nyo. Ayan. Makikita nyo naman yung ano yan, yung adjustment natin. Okay. So, default. Ayan yung default. Click nyo lang pagka nahihirapan kayo. Pero red talaga yan eh. Kadalasan red talaga eh. Itong red. Ayan. Nakikita nyo yung kulay ng red. Ayan. So, kapag ganyan katingkad, maganda rin naman. Magenta. Bawasan natin yung magenta. Kasi mamula-mula yan. Sigurado. Ayan. Yun. So, yung dilaw, adjust ko lang siya. Pero pag may mga kliyente kayo, magpa-proof muna kayo talaga, ha? Ayan. Kasi, iba pa rin yung kulay na ito pagka nasa ano na. Nasa print na. Yung, actual print. Iba pa rin. Iba pa rin talaga. So, kailangan nyo talaga timplahin siya. So, ako, ang ginagawa ko dyan, last time kasi, kapag solid color, like for example, katulad yung ginagawa natin ngayon, pag solid color, nagpiprint ako ng Pantone dun sa aking tela. So, ganun yung ginagawa ko dati. Hanggang ngayon, yung uniform nga na kinuha ko na yung kulay pulang-pula, gusto niya pulang-pula, yung katulad na itong suot namin. So, gumawa ko ng Pantone color. Okay? Pantone color chart. Okay? So, ngayon, na-adjust ko na yung red. Adjust ko naman yung ibang kulay. So, try ko yung white. Ayan o, para maging solid white siya. Ayan. So, para hindi siya ayan. Para dilaw lang talaga to. Ayan. Okay. So, okay na ako dyan. So, selective colors lang naman talaga. So, kapag ka medyo mamula-mula yung printout mo, sa selective colors, yung red, bawasan mo. Okay, pwedeng pa ganito, pwedeng pa ganito. Pag gusto mong paging dark, ganito, maging mamutla yung red dito sa 100 plus. Pero gusto mong matingkad, dito ka naman sa negative 100 kung gusto mo isagad yung lahat. Ayun, oh. Nagbabago naman yung kulay niya. Makikita nyo naman po yan. Ayan. Pero sa akin, ito lang, yung red na to. Pwede kong siyang laruin. Ayan. So nakikita nyo naman eh. Itong part na to, huwag nang galawin. Okay, so ayan na yung settings natin. Sabi ni Sir Alan Ong, pa-shoutout po from Saudi Arabia, sir. Yan, shoutout sa iyo. At kay Koy Pinex, sabi niya, RGB or CMYK gamit mo. Gamit ko is RGB. Mm-mm. So, kung gusto yung CMYK, pwede rin naman. Makikita nyo naman yung difference dito eh. Kapag inanin nyo siya, ayun o. So, kapag pinalatin image natin, okay natin, magbabago yung kulay niya. Okay? So, makikita naman natin yan dito. Ayan. So, CMYK. So, ito yung RGB.
Okay, si MYK. Ayan. Ay, nawala. Ayan. So, ito yung CMYK mode. CMYK. Doon platin. Okay. Ayan. Tapos, ito naman yung RGB. Ayan. So, RGB. So, medyo matingkad lang talaga yung pula kapag RGB. Okay. So, kapag ano naman, pag CMYK, medyo maputla talaga siya. So, pwede naman yan kahit ano. Kasi inject printer lang naman yung gamit natin eh. So, adjust ko kasi na undo ko eh. Ayan. Ayan. So, black. Tinkaran ko yung black. Ayan. Bawasan ko yung magenta. Yan. Okay, so print na natin. Control P. Sa printer natin, huwag nyo na i-adjust kasi marami kasing sa mga groups ang ginagawa nila. Select ko lang yung Epson Copy 2. Printer settings, ang ginagawa nila, pumupunta pa sila dito sa ating... Asan na ba yun? So... Meron pa sila pinupuntahan dito sa part na to eh, para pag-timplahin yung kulay. So, ink level ata yon. Ay, hindi. So, meron sila pinipindot dito para makapunta sila doon sa settings na yon. Okay? So, sa akin hindi na eh. Hindi ko na dapat puntahan yun eh. Kasi doon ako nag-a-adjust dapat doon sa ating image, sa layout natin mismo. Okay? So, select lang natin A4 size kasi A4 yung ating size ng ating papel. Click natin yung quality. So, meron tayong high settings. So, kung gusto natin matingkad na matingkad yung kulay. So, meron din tayo pag hindi tayo nakontento, click nyo lang yung more settings. So, mas may high quality pa. Yung kasi is high quality. So, click lang natin yung quality na to. Sobrang quality na yan. So, kung gusto nyo maging much quality. Pero, kasi yung kadalasan L110 yung gamit eh. Okay, so, kasi may paper option siya. So, yan, okay na ako dyan. And then, more option, syempre, dapat naka-mirror. Click nyo lang yung mirror kasi image yan. Pang, ano yan, image para sa sublimation. So, dapat naka-mirror talaga siya. So, ito ata yun. Ayan, no? Color correction. So, naka-automatic. Yung iba ginagawa nila is custom, then advanced. No? So, nagtitimpla pa rin sila dito. So, ito yung preview. Makikita mo naman na magbabago yan. So, ako, hindi ko na ginagawa yan. Hindi ko na... Inaano yan, doon ako sa layout minsan nagaano. Pero may pagkakataon nagagalaw ko rin siya minsan. Kapag hindi ko na nakuha talaga doon sa ano. Pero dumating man sa point na dito ako mag-adjust sa color correction. Eh, siguro matagal pa yon, matagal pa panahon yon. Hanggat dito nakakaya ko pang kuhanin yung kulay, pwedeng-pwede. Okay, so okay ko lang yan. So automatic lang ako. Okay. And then, print na natin siya. So print. So, proceed. Ayun. So, ngayon, mga ka-printers, hindi ko napapakita yung printing. Nag-print naman na siya. So, anyway, basahin muna natin yung ating mga comment, no? Ayan, so, shoutout kay Jasper Eddie Albuenre. Albuenre pala. Good evening, Sir Junel. Watching from Kamsur. Ayan, shoutout sa mga taga-Kamsur. Mga, ano, mga Uragon. At kay Sir Jonathan Vargas Ludet naman from Cavite. Sabi niya, pa-shoutout po, sir. Salamat. Ayan, salamat din po, sir, no? Sa panonood ninyo. Okay, so nag-print na ako, mga ka-printers, ano? Ipe-prepare ko naman na yung ating materyales. So, ito na yon. So, ang gagawin lang natin dyan, mga ka-printers, saksak lang natin yung heat press natin. No? So, kuha akong saksaan. Ayan, so saksak lang natin to. Naka-try ba?
Hindi, ako na. Kaya ko na yun. Sana na. Kasi alam ko malungkot. Yan, so ito yung printout natin, no? So medyo maputla siya na pula. And yun naman talaga yung habol ko. Pero tignan natin yung kakalabasan. Kasi ako, ang ginagawa ko talaga, meron akong micro twill. So meron akong micro twill. Dito ako nagsasample kapag cup yung gagamitin, no? So lagi ako nagsasample dito, mga ka-printers. Okay, so sa sample tayo dito kung magkakaroon tayo ng adjustment dun sa ating design. Okay. So magsasample na tayo, ano? Okay, so mag-print muna tayo uli nung isa, no, para sure. Mag-print tayo ng standard lang, no, na ating print out doon sa isa. So tingnan natin yung difference kung ano yung difference. So yun yung laging gagawin ninyo. Okay? So hanapin ko lang yung saksakan, papakuha ko saksakan. Okay, so gawin na natin, no. So ito yung ating layout kanina, so control Z ko lang. Control Z, history and do. Yan. So, ito yung standard natin na kulay kanina. Yan. So, yan yung standard natin. Yakin, hindi ko magana. Pengi ako. Doon sa kabila. Yan. So, yan na yon, no? Ito yung standard natin na print. No, so, ngayon, adjust uli ako, no? Sa image. Tapos, adjustment. So, flat image ko lang to merge. Tapos, adjust lang ako. So, gawin ko naman, patingkarin ko naman yung pula. Selective colors. Patingka din natin. Tapos, yung magenta. Yan. Yan. Yung yellow. Yan. So, yung black. Ayan. So, ganyan gusto ko kain tab niya. Okay. So, print na natin uli. Control P. Same setting. A4 size. More settings uli. Then, select more option. Click the mirror image. Then okay, and then print natin. So, print natin tong isang to. So, para makita natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. Ayan. So, piprint ko yan dyan sa nakikita nyo micro twill natin. Okay, so ngayon, ito, gugupitin lang natin tong isang part na to. Para makita natin kung ano yung magiging kakalabasan ng ating image sa settings na to. Okay. So, tingnan nyo, ayan. So, naka-mirror image po ito. Okay? Ayan. So, naka-mirror image tayo. So, may kita nyo, napakaganda nung ating printout din. No? So, nasunod naman yung gusto ko na medyo maputla siya. So, sa isa naman, tingnan natin. Ay, hindi siya nakasaksak. Kuya, okay. Ayan. So, tingnan naman natin yung isa. Paano po, sir, maiwasan yung pag-fold ng pinirint or ng print? Okay, sabi ni Sir Jaspi Eddie Albuerne. No? So, sa akin, para sa akin kasi yung nagtutupi yung dulo, yung part na ganito. Oo, kasama ko si Kuya Ken, assistant. nakita niyo na si Kuya Ken, napakagwapo, ano? Ayan. So, para sa akin kasi Sir Jasper Eddie, no, regarding diyan sa problema natin yung nagfo-fold. Kadalasan kasi yung papel natin,
Nakabaloktot na kasi siya, Auntie Mano. Nakaganyan na. So, ako, ang ginagawa ko para maiwasan yun, yung papel ko, dinadaganan ko siya ng mabigat sa ibabaw. Ini-store ko siya na may mabigat sa ibabaw para mapanatili yung pagiging straight yung ating papel. No? So, kung nag-fold talaga siya or sumasabit sa printer head, ang pinaka-advice ko, sir, check nyo yung dulo. Yung dulo nito. Minsan kasi nakaganyan yan eh. So, kaya siya, pagkain, gumaganon siya. So, sasabit na yun sa printer head. So, dapat talaga straight siya, sir, ganito. So, daganan mo lang siya, sir, ng mabigat. Sabi naman ni Sir JL Tenorio, pwede po ba DTP gamitin sa cap? Thanks. Opo, pwede. Sa mga cupress kasi natin, gumagamit pa tayo ng, ano, ng, pagka hindi sublimation, ha, gumagamit tayo ng, ano tawag dito? Parang iba yung kulay talaga yung print. Walang dilaw siya, no? Okay, so anyway. So, gumagamit po tayo dyan, sir, ng, ano, ng Teflon sheet, no? Para hindi dumikit dun sa ating heat press. Kasi, yung ganitong kuyi heat press po, eh, kailangan talaga yan naka, ano, naka Teflon. Kasi parang stainless, aluminum lang yung nasa labas, eh. Wala siyang takip. So, ganun siya. Yun! So, sabi naman ni, yeah, so ito na yung difference ng dalawa. So, parang konti lang naman yung nagkaiba. Okay, so, titext pa rin natin to. Sabi naman ni, Sir Jasper, Eddie, pag pinires na po, sir, sa cup mismo, magkakaroon ng black image. Ah, blank image? Ah! So, dapat, sir, gawin nyo po, lagyan nyo siya ng, ito, sundan nyo lang po yung process ko. Sundan nyo lang po yung process ko, sir, para makita nyo po. Mm-mm. So, sabi ni Ma'am Danilyn Wacky Tops, no? Ginugupit po namin yung mga dulo-dulo, sir. Yes, ako rin. Ginugupit ko yung dulo-dulo. Kasi may unwanted, ano dito eh, dot inks eh. Yung mga hindi inaasahang inks. Yan, so ganyan ginagawa ko. Binibilog ko talaga siya. So, yung mga kantuhan. Para hindi po maiwasan yung mga dumi-dumi. Ayan, so ganyan ginagawa natin. Okay, so ito naman yung isang na print natin. So kuha lang ako ng kaperaso dito. Tapos ipipress ko siya dun sa ating damit. Para makita ko kung ano yung difference at yung kulay na gusto ko. No? So ipipress natin to parehas. Okay. Sabi naman ni Sir Rolly, silag po. Sir, 4-in-1 ba yung kapress nyo? How much po? 4-in-1, hindi po eh. Parang cup lang talaga siya eh. Ano lang siya? Ordinary kapress lang siya. Oo. So, kadalasan kasi ginagamit nila yung pang logo press. Diba? Pwede rin nilang gagamitin sa mga, like for example, maliliit lang talaga yung pinipress nila. Yan yung ginagamit nila. Okay? So, hindi siya 4-in-1, sir, eh. Oo. Cupress lang talaga siya ordinary. So, ito yung aking na-print ng huli. Ito naman yung una. So, magkaiba talaga ng kulay. Mapapansin nyo, maputla talaga. Ito. Tapos, medyo dark naman ito. So, tignan natin. Feeling ko kasi may problema yung printer. Walang dilaw. So, check pa rin natin. Press natin siya. Okay? Ayun. So, Sir Jasper, tignan nyo na lang po yung process para masundan nyo po. Naka 300 reso po kayo. Yes, naka 300 reso po tayo. Actually, pwede ko po nga ito isagad po ng 600 eh. Oh, kasi medyo mataas naman yung specification ng aking computer, pero kailangan natin talaga mag-standard lang. Okay, so ngayon, punta na tayo dito. Kaya kain pa buksan pa nato. Ayan. So ngayon, mapapansin niyo, ayan, kinaugalian ko talaga na mag-press muna ako ng dalawang image para makita ko talaga kung ano yung gagamitin ko. So, gamit na gamit sa akin yung micro twill, no? So, hindi naman ganyan kalaki dapat, no? Kahit yung maliit lang, yung part na gusto nyong habulin. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko yung part dito. Okay? Tapos, pre-press muna natin para maging lapat. Ayan. So, adjust ko lang to. So, sample muna tayo sa tela lang. Tela lang tayo muna mag-sample bago tayo dun mag-sample sa ating cup mismo. Okay?
So adjust muna natin to kasi so adjust muna natin yung kasi ang gagamitin natin is tele. So mamaya adjust din natin yung mamaya kapag gagamitin na natin. This may dapat ito yung camera. So tinatansya ko talaga yung ano niya para mag-lock. Yun, okay na to. Ayan. So ngayon, ipe-press ko na muna yung magkaibang design. So unahin ko muna tong isa. Tong isa. So pakita, titingnan ko kung okay na yung design ko. So press ko siya 200. Okay. So lagi ako nagaganito mga ka-printers, honestly. Kasi ang hirap po talaga mag-abol. Aaminin naman natin lahat, no, sa mga gumagamit ng sublimation diyan. Medyo hirap tayo mag-abol ang kulay pag generic ink. Pero alam niyo po ba sa amin kasi ang ginagamit namin talagang printer is Epson. So yung original ink, kaya minsan hindi na kami nag-abol ng kulay. So matingkad talaga. Okay, so okay na to. Naka 30 seconds na tayo. So makikita niyo po, ito na yung ating output. Okay, so makikita natin, no. So medyo maputla siya, nawala yung pagkapula niya. Pero hindi na siya naging brown talaga. So naging dilaw talaga lang yung part niya. Dilaw na dilaw din. No, so makikita niyo naman 'yan. Yan. So yung isa naman yung na-print natin pangalawa. Okay, so press ko na 'to, yung isa, ito. So tingnan natin kung ano yung pinakamagandang kulay para sa atin. Saka natin siya i-press dun sa ating cup. Okay. So 30 seconds pa rin. Settings natin is 220 degrees Celsius, 30 seconds. Then yung ating pressure, medyo tansyahan lang natin na hindi masyadong maigpit, hindi rin masyadong maluwang. So yung sakto lang. Pressure. 6-in-1 siguro yung hinahanap ni Sir Rolly. Opo, sir. Yun yung ata yung hinahanap ni Sir Ron. Okay. So, ito naman yung output ng kabila. So, mapapansin natin, nagkaroon ng diferensya. Mas naging dark yung isa. Yung isa naman. Feeling ko talaga, kailangan pa tong i-head clean, ano. Pero okay na yan. So, makikita naman. Yan. So, ito yung isa. Ito naman yung isa yung una nating pinires. So para sa akin mas gusto ko itong part na to kasi mas gusto ko yung kulay dilaw niya. So yan yung pipiliin ko yung isa. Okay? So press na natin. So ang ginagawa ko, ito, ginugupit ko yung mismong dulo-dulo, yung kantuhan. So wala akong masyadong tinitira diyan. Ayun. So ganyan. Tapos yung dulo na to. Yeah, so ganyan yung ginagawa natin. Ginugupit. Then check natin yung tension ng ating heat press. So automatic, medyo umano na 'yan. Medyo ang tawag dito, nagkaroon na ng gap 'yan, no? So sa pagpasok ganito lang, no? So luwagan muna natin siya. Ayun. So pasok lang natin yung cup pag ganito. Tapos meron siya ditong pinaka parang hatakan ng ano niya, yung snapback or yung pangpasikip niya, no? So ganyan gagawin natin. Para mahatak niya yung mismong sombrero. So meron tayo dito yung pinaka pinapasukan ito. Ayun. So ito. Yeah, so papasok natin diyan yung sombrero para mahatak niya yung ating sombrero. So syempre check natin yung pressure kung tama na. So op. So sa akin, okay na yung pressure ko na yun, no? Okay na ako doon. So pre-press ko lang siya for about 5 seconds. So para mag-shrink na agad siya. Okay, so kung okay na yung aking heat press, lalagay ko na itong ating design. So lagay ko lang siya sa gitna, tapos kuha ko ng thermal tape para hindi gumalaw.
Ayun, ito. So, lalagyan ko siya ng thermal tape. Ito yon. So, 50 pesos lang naman to. Maraming beses nyo na magagamit to. Ayan. So, gupitin ko lang yung magkabilang dulo. Ayan. So, konti lang naman kailangan ko. Alos dalawa lang kailangan ko eh. So, lagay ko lang dito yung pinaka-design. Igitna ko lang siya. Kasi, bakit tayo nagpe-pre-press? No? So, sa akin kasi, pananaw ko, kapag ka nag-pre-press tayo, babakat dun yung hulmahan. So, malalaman ko kung saan ko ilalagay yung mismong image ko. Kung pasok ba o hindi. Kasi sa hulmahan, yun na yung mismong area ng umiinit eh. Ibig sabihin eh. So, gagawin ko, pinirepress ko siya para mas madali kong matansya kung saan yung part na dapat kong paglagyan ng aking design. Kasi minsan nasasagad natin sa baba. So, hindi tinatamaan ng ating heat press. So, ang nangyayari, nahihilaw yung dulo. So, yun yung purpose ko kung bakit ko siya hini-heat press ng medyo mabilisan. Para makita ko po yung aking paglalagyan. Okay, so kung okay na, press na natin siya for about 30 seconds. Ayan. So, hintayin lang natin. Ayan, so likpit lang natin to, yung mga kalat natin. Yon, so tumunog na siya, angat lang natin siya. Tapos check natin yung ating ano. So mapapansin niyo overcook na to. Overcook na to. Hindi pantay yung ating init, no? So makakapansin niyo naging dilaw. Ayan oh. Naging dilaw ng konti. So bawas tayo ng temperature. So ito na yung pinaka-output niya. So, nagdilaw lang konti itong part na to, yung pinakaputi. Nagdilaw lang to. So, hindi talaga maiwasan talaga yung bakat ng ating cup. So, kung mapapansin nyo, may bakat pa rin talaga yan. Oh. So, hindi natin niya maiiwasan. So, ito na yung output natin. Okay? Patayin ko na yung heat press. So, lagyan na natin yung dito. Ayun! Ayan. Display. Ayun oh. So ito na yung ating cup, mga ka-printers. Ito na yung ating finished product. Paikutin mo muna siya. Yeah, so pakita na natin. Yan! So, yan na yung ating cup. Finished product. Pero, nagkaroon lang ng konting ano, pagkadilaw konti. Kasi nasobran siguro. Na ilang heat press na natin siya, di ba? So, nadalawahan ko na siya. Pero, much better pa rin talaga para sa akin kung meron kang Teflon talaga. No, kasi, walang Teflon eh. Okay? So, yan yung ating cup press po, mga ka-printers. Alright? So, sabi ni Sir Robert Rianes, intern Nino. Magandang sir, magandang gabi sir. May natutuhan na naman akong kaalaman about sublimation printing. Sir, God bless sa inyo, lahat Uniprint. Ayan. So, sabi naman ni Derek Marcel, sir, ano pong settings nyo dyan sa Capress? Settings ko is 230 degrees Celsius 30 seconds kasi yun yung standard. Pero kasi wala tayong Teflon, no, so nagkaroon siya ng dilaw konti. Pero kapag na nakaranas kayo ng gano'n, na pagkadilaw konti, bawasan niyo po yung temperature. So gawin niyo siyang may 200, ayan. So kapag na nakaranas kayo ng gano'n, okay? So sabi naman ni Sir Jasper, no, 230 30 seconds. Yun yung settings natin. Nagkaroon lang ng dilaw konti. Pero dapat talaga naka-Teflon eh. Meron ako kasing ginawang Teflon, hindi ko na nakakita. No, so bumili meron talaga akong Teflon na A4 siya na sheet. Ginawa ko, hinati ko siya sa ilang piraso ang nagawa ko doon. Nagawa ko ng A4, hindi A3 yung gamit ko. Nagawa ko ng apat.
apat na, no? Sabi ni Julia Victoria, ito daw pinakakahintay niyang episode. Anyway, natupad na yung pangarap nyo na gawa na natin. So, yung cup natin kasi, perfect talaga to sa lahat ng ano. Basta mahilig ng cup. Oo. Kahit nga hindi mahilig eh, basta nakita yung maganda yung design. Yan ang ginagamit nila. So, marami tayong cup na available po sa market or dito kay Uniprint. So, meron tayo iba-ibang kulay dyan. May red, blue, may black. Yan yung black natin. Yung may yellow, may all white, may all black. So, paano naman pag all black, sir? Pwede kayong gumawa po nung sublimation hot melt kung sublimation printing yung meron kayo. Pero kung meron kayong pigment, pwede kayong mag-dark transfer din, light transfer. Pero masasuggest ko talaga, pinakamatibay, dahil nilalaban natin din yung sobrero, tsaka at the same time, kinukuskus natin talaga yan. Sublimation para sa akin. Kasi napakatibay na subli. Okay, so yan na yung ating kapres, mga kaprinters. Ayan. So, I hope na itong ating isang oras, no, na may natutunan kayo kahit papano sa akin, no. So, kung wala na question, pupunta muna ako sa branches, no. Sabi ni Jane Iumentado from Laguna, sir, meron po ba na download na Pantone para sa sabli? Yes, meron, oo nga, no. Anyway, nabanggit na naman yan ni ma'am. So, punta na tayo dito. So, pakita natin. Wait lang. Ayan. So, punta tayo dito. Tama, tama, no? Lagay ko lang dito is Pantone. Pantone. Tapos, sa Google, ah. So, click ko lang yung Pantone. Itong Pantone, ano na to. Ito to. Pantone Chips and Color, guys. So, select nyo lang yan. Ayan. So, makikita nyo na dito yung iba-ibang Pantone. Ah, sorry. Hindi to ata. Tingnan natin. Meron akong Pantone na nakita yung last time, eh. So, babagal yung net. Meron siyang Pantone.com eh. Sa Pantone.com yun eh. Kundi ako nagkakamali eh. Eto. Sige, punta tayo dito. Tapos click ko lang yung color system, color info. Meron yun dito eh. Last time eh. May nakakita ako nun eh. Ayan, so nakalagay siya for graphics, for textile, and for coating, pigments, no? So, textile tayo. So, learn more. Tingnan natin kung may lalabas. Ayan, nagpapabili siya ng Pantone. Okay? So, standard yun, no? Medyo mabagal yung net talaga, no? Pantone color. Bagay ng net ko. Ayan. So, ito yun, oh. Sobrang daming Pantone color. Ayan. So, ito lang. Select nyo lang yung Pantone.com tapos color finder. Okay? So, galan lang po, ma'am. Ganun lang gagawin natin. Select nyo lang po yung pantone.com/colorfinder tapos ito lang. So, ang ginagawa ko dyan, for example, yan na yung aking napili. Ang ginagawa ko sa kanya, piniprint screen ko. Yan. So, naka-print screen yan. Tapos copy ko siya. Tapos lalagay ko siya kay Photoshop. So, one time nyo lang naman gagawin yun. No, gagawa kayo ng Pantone. And syempre pag nag-test kayo ng Pantone po sa fabric at saka sa ceramics, magkaiba pa rin 'yon. So dapat yung Pantone mo sa ceramics iba din. Kasi magkaiba rin 'yon. Hindi parehas po nung substrate na ginamit ninyo. Okay? So ganyan. Tapos copy paste ko lang 'yun na ano ko. So lakihan ko lang siya. Yan. So for example, mayroon akong gusto diyan na Pantone, no? So hahanapin ko siya. So lagyan niyo rin siya ng kahit hindi niyo nalagyan ng code eh. Basta ito, nakasave na to dun sa inyong file. So, ang ginagawa ko dyan, for example, gusto kong umabol ng blue, lumabas sa tela ko, ang blue ko ay ganito kay team. Pero, ang napick kong kulay, ito. Okay? So, ibig sabihin, pag ito'y pinick ko, ang lalabas sa tela ko, madilim.
So dapat mag-adjust ako based dun sa lumabas sa tela ko. So maghanap ako diyan ng Pantone na babagay dun sa tela ko. For example, itong violet, so click ko lang siya. So 'yan yung hinahabol ko, 'yan din yung lumabas sa aking ano, sa aking heat press. Tapos click niyo lang tong color libraries. So lalabas po yung Pantone code dito sa baba. So nakalagay is 2745C. So 'yan yung hinahabol mong kulay. 2745C. Okay? So 'yan lang, one time lang naman 'yan. Save niyo na lang 'yan. Save niyo na 'to. So gawin niyo i-ano niyo siya, i-print niyo siya, tapos heat press niyo sa tela. Kung tela yung gagamitin, pero kung ceramic, sa ceramic tiles or yung mga ceramic tiles na malaki, doon yung po siya i-press. Okay? So ulitin ko ulit, ito yung ating print output ano. So mga ka-printers, kung kayo ay naubusan na ng mga consumables, no, mga ka-printers, so adjust ko lang to. So we accept order for delivery shipping. Yan. So ang ating shipping forwarder, walang iba kundi ang nandito na sa gilid. Yeah, Lalamove, Grab, LBC, JNT Express, Victory Liner and AP Cargo. And syempre, ang dami na rin po mga ka-printers na nagbukas po ng mga shipping forwarder. Hindi lang po 'yan, ano, so sobrang dami. So, hanggang Monday hanggang Linggo tayo na nagpapa-ship, no, from 9 a.m. to 5 p.m. lamang po. So, tumawag lang sa 0917-808-8000. Pwede kayo mag-inquire din dyan, no? So, kung gusto nyo naman po makita yung mga product namin, pwede kayo pumunta dito sa ating website, no? I-click nyo lang yung www.uniprint.ph at lalabas na po dyan yung ating mga pagpipilian. So, ito, papakita ko sa inyo, no? So, click nyo lang po dito sa ating website, no? Lagay nyo lang is www.uniprint.ph. Okay, so lalabas na din yung ating website. Sa mga nagtatanong po kung paano po ano no, sumali sa ating webinar, dito nyo rin niya makikita sa aming website. Okay, so habang naglo-load yung ating website, punta muna tayo din sa ating payment terms or payment option mga ka-printers. Sa mga nagtatanong po sa pagbabayad, mas pinadali at mas pinabilis po ang pagbabayad ninyo using your mobile banking, Metrobank, BDO, BPI, and GCash. So, pwede rin kayo magbayad po sa Cebuana Pera Padala, EasyPay, Palawan Express, M. Luillier, at Bayad Center. At ngayon, mga ka-printers, pwede nyo nang gamitin ang inyong Visa Card and MasterCard. And actually, mga ka-printers, sa mga BDO holder po, meron po tayong ongoing promo pa rin sa ating SDX1200, yung Brother Scan and Cut natin na cutter platter po. So, naka 0% interest pa yan. So, anong pang hinihintay ninyo mga ka-printers? Order na through online, no? At iatid natin yan in your doorstep dahil tayo ay nationwide shipping. Ulitin ko ulit sa mga nakakipag-transact po online at ginagamit po ang pangalan ni Uniprint, making sure po na Uniprint talaga yun, ano? So, marami talaga ngayon nag-i-scam ngayon mga ka-printers, no? So, sa page kayo mag-message mga ka-printers ko. Pero kung may nakausap kayo ng mga ahente po, make sure po, itanong nyo pa rin po yan sa mga groups. Kasi sila naman po ang nakakalab kung ito ay scammer or legit talaga. So, pabouch nyo po sila. Okay? So, sa mga nakakaranas po ng problema sa kanilang makina, at syempre, gusto pong malaman yung ano, no? Yung technical support natin, o yung technical ano natin, no? Ayan. So, ito po. Tumawag lang kayo sa 0917-106-3584 para sa Globe. At para sa San naman ay 0933-817, tama? 3738. Ayan. So, yung technical schedule natin from Mondays to Saturday lang, 9 a.m. to 6 p.m. po. So, ito po yung account natin talaga sa ating Uniprint Tech. Yan talaga yun, no? Uniprint, walang I, tapos Tech, dalawang H, tapos Soup. Yan yung official po na technical support na account sa Facebook, no? So, kung may mga nagpapakilala sa inyo na technical daw ni Uniprint, huwag basta-basta magtiwala mga ka-printers, ha? Tumawag lang dito sa number na nakikita nyo sa hotline para po mas safe tayo lahat. Iyon. So, sa mga gusto pong umaten bukas sa ating webinar, samahan nyo ako. Sa mga wala pang idea sa pag-nenegosyo pagdating sa printing, no? So, click nyo lang po yung www.uniprint.ph. Click nyo lang yung webinar. So, lalabas na po dito yung ating webinar lineup, no? So, nandiyan na po lahat ng ating schedule, no? Hanggang katapusan po yan ng March. So, mamili lang kayo dyan kung ano yung napupusuan yung topic. And then, bukas, ang ating topic is why get into printing business.
Okay? So, click nyo lang yan. And then, lalabas po yung registration na link. Click nyo lang yung link. And then, lalabas naman po itong ating form. So, lagay nyo lang dyan yung mga name, name, last name, contact number, and email address. Kasi minsan, nagbibigay po ako ng mga template. And then, nagbibigay din ako ng costing. Okay, so huwag nyo kalimutan po na pindutin dyan yung registration now kasi pag hindi, hindi po yan magno-notify po yan sa email ninyo. So, nagno-notify kasi yung ating webinar sa email ninyo na kung saan mag-start na po yung ating webinar. So, pag kinilik nyo yung ating link, mapupunta po kayo dun sa ating room. Okay? So, ngayon naman mga ka-printers, kung gusto nyo naman po mamili na mga product po kayo ni print, especially for the package, click nyo lang po yung catalog. Lalabas po dito yung ating brochure or digital brochure. Click nyo lang po yan. So, may makikita po kayo dyan ng mga packages po na kung saan nandiyan na rin yung price. Okay. So, ulitin ko ulit. Yung mga napili nyo pong packages po, mga ka-printers, make it sure po na available po ito. Tumawag pa rin kayo. Or mag-email pa rin. Or mag-message pa rin po kayo sa aming Facebook page, no? Para po malaman yung stock availability po ng ating mga product. Okay? Para kung sakali malapit kayo at gusto nyo po pumunta dito, eh meron na agad available. Yon. So, yun po yung ating gagawin mga ka-printers. Alright, so natapos na naman itong ating araw na meron na naman tayo. Sana, meron na naman ako na-share sa inyo. At sana natutunan, ano. So, maraming salamat mga ka-printers, ano. So, sabi ni Sir Jaime Cristobal Magisa, silent viewer ngayon. Tamang pakinig lang, kuya. Ginawang radyo. Ayan, kay Brygo sa Raspado naman, sir, ano pong magandang printer for sublimation? Bala ko kasi bumili ng printer, yung budget friendly. Sa ngayon kasi sir, hindi ko rin masasuggest yung L120 dahil wala talaga. No, so baka mamaya may magpapakilala sa inyo na meron daw silang L120, huwag basta-basta magtitiwala ah, mga ka-printers. Ah. Kasi mahirap na, kasi baka mamaya scammer pala talaga yon. Kasi wala naman talaga pang L120 na stock. Okay? So, ayun talaga yung budget friendly, Sir Bri. Pero kung ako sa'yo, check nyo na lang kung ano yung pinakamura talaga na printer. Kasi lahat naman ng inkjet printer ng Epson, yung L-series, yung mga luma, pwede yan i-convert to generic ink. Nga lang, mabuboy yung warranty natin. Okay? So, once again mga ka-printers, maraming salamat po muli sa pagtutok na to. At maraming salamat din sa mga nag-share nitong ating live stream. And kita-kits uli bukas. Dahil lang ating topic bukas is more on signage naman. Ayan. So pag-uusapan natin yung signage bukas ng gabi dito sa ating live stream. Sa mga nagbabalak pasukin ng negosyong ng signage, ano ba dapat yung i-consider natin kapag tayo ay magtatayo ng signage printing business. So abangan nyo po yan bukas. Once again, this is Kuya Mojunel at nag-iiwan po ako ng isang katagang, if your business is no sign, it is the sign of no business. Maraming salamat mga ka-printers. Have a good night and keep safe everyone. And sana po matapos na itong pandemic para makabalik na tayo dun sa ating regular na session sa ating seminar. Alright. So maraming salamat mga ka-printers and kita-kits bukas ulit. Bye-bye!